How could I? Ako ang mastermind ng isang aksidente, at bago mawala ng malay, sinigurado ko na ang rich brat na iyon ang nagbayad nito sa buhay niya. Nakilala niya ako, nakita niya ako at alam kong kung lalabas man siya sa coma, he will expose me. Then I played smart and I injected him to his death. Hindi na siya nakalabas sa coma na iyon. And do you know what annoyed me the most? Tanong ni Nicholas Anderson na iniangat ang ulo para tingnan ang mukha ng kausap niya nang bigla niyang napagtanto kung sino ang kasama niya. Sasabihin niya sa kanya ang pinakaikinainis niya ay ang katotohanang hindi pa rin siya binigyan ni Charlotte ng mukha sa kabila ng pagkamatay ng kanyang asawa bago siya nagpakamatay. Naalarma siyang tumayo at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang takot na nakatitig sa kanya sa kanyang puso. Anong nangyari sa kanya? Nahipnotismo ba siya? Ang tinanong ni Alex ay nagpatuloy sa pagsasabi ng bagay na tumatakbo sa kanyang puso araw-araw. Akala niya ay iniisip niya ito. May sinabi ba talaga siya tungkol sa pagpatay kay Frederick? Siya ba? Hindi, dapat ay lagi niyang iniisip iyon. Walang araw na lumipas na hindi niya ito iniisip. Sinabi niya iyon sa puso niya at hindi sa labi. Sinamaan niya ng tingin si Alex at sumigaw, "Umalis ka dito, ayokong makita ka sa tabi ko." Nang iangat ni Alex ang kanyang ulo para tingnan ang lalaki na sa mga oras na ito ay nakatayo at nakataas sa kanya, naramdaman niya kaagad na sasakal siya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang tinawag na rich brat ang kanyang ama. Talagang umamin siya sa pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Nakita ni Nicholas Anderson si Alex Foster at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na parabang nakikita niya si Frederick na nanlilisik ang mga mata sa kanya na duguan ang mga mata, sa mismong araw na nangyari ang aksidente bago siya nakoma. Nanginginig siya at hindi si Alex ang nakikita niya kundi si Frederick Foster. Nanlamig ang kanyang mga mata at namumula ang kanyang mukha. Sunod niyang nakita ang duguan niyang mukha. Tumulo pababa sa kanyang katawan ang dugo mula sa kanyang sugatang ulo at duguan ang kanyang mga kamay. Nagsimulang manginig si Nicholas Anderson. Natakot siya. Hindi maaring nandito si Frederick, patay na siya. Sinigurado niya na hindi na siya nagising. Itinigil ni Alex ang pagre-record at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang galit ay nangingibabaw sa kanya at kailangan niyang umalis sa sandaling iyon. Kung mananatili siya ng isa pang minuto, masasakal niya si Nicholas hanggang sa mamatay. Nakuha na niya ang kanyang pag-amin. Kumpleto ang kanyang ebidensya, si Nicholas Anderson ay hindi kailanman makakatakas na makulong. Pagkatayo pa lang ni Alex ay napasigaw si Nicholas sa takot. Nanginginig siya at mabilis na dumating ang mga pulis na nakatayo. Anong nangyari? Tanong ng unang detective. Pero napatigil silang lahat sa mga sumunod na salitang lumabas sa labi ni Nicholas, at syempre kasama doon si Alex. Itinuro niya si Alex, nagsimula siyang magsalita, "Patay ka na, Frederick. Hindi ka pwedeng nandito, patay ka na at ako ang pumatay sa iyo." Tumatawa si Nicholas, "Pinatay na kita. Mamamatay ka sana sa aksidente ngunit napakahirap ng buhay mo na hindi ito madaling masakal. Kinailangan kitang turukan sa iyong kamatayan. And you know what, hindi ako nagsisisi. Hindi mo dapat kinuha sa akin ang nag-iisang babaeng minahal ko. Pinahal ko si Charlotte higit pa sa buhay ko. Tumapit ka at nakuha ang puso niya dahil lang sa ikaw ang mayamang dude, ang tagapagmana ng pamilya Foster. Kailangan kitang patayin para patahimikin ang sarili ko sa pagkawala ko. Pinatay na kita minsan Frederick Foster at paulit-ulit kitang papatayin." Nabaliw si Nicholas Anderson. Nanatiling nakaugat si Alex sa puntong iyon, nakatitig sa baliw. Hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano sa kanya para patahimikin ang galit niya, his insanity was doing it for me already. Tumapit ang mga pulis para hawakan si Nicholas at posibleng dalhin siya sa selda o magreklamo tungkol sa kalusugan ng kanyang pag-iisip, ngunit hindi nila magawa. Naging marahas siya at sinipa silang lahat. Galit na galit siyang pumunta kay Alex ngunit bago pa niya maitaas ang kamay para hampasin siya ay sinuntok siya ng huli sa mukha at napaatras si Nicholas. Namamaga at dumudugo ang kanyang ilong, nahulog siya at bumangon na muli, nasusuray-suray. "O nag-reincarnate ka na talaga. Sumama ka ba sa Charlotte ko this time? Akin si Charlotte at kung susubukan mong ilayo siya sa akin sa pagkakataong ito, papatayin na naman kita," sigaw ni Nicholas. Pinunit niya ang kanyang sando at akmang huhubarin ang kanyang pantalon nang hawakan siya mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay nakaposes mula sa likod at inakay palayo. "Let me be, I will fight this bastard called Frederick Foster to the death. It's a fight to the death, let me be," patuloy niyang sigaw hanggang sa madala siya palayo. Nakatitig lang si Alex hanggang sa mawala na sa paningin si Nicholas. Nabaliw na ba talaga siya o nagpapanggap lang siyang baliw? Napakasama ng lalaking ito at kaya niyang pagtakpan ang kanyang mga sinabi. Alam niyang ipinagtapat na niya ang kanyang mga nagawa at maaaring magpas siya na kumilos ng baliw upang makatakas sa pagbitay. "Si Frederick Foster ang iyong ama, sir.
Tanong ng hepe ng pulis na nakasaksi sa eksenang ginawa ni Nicolas. Tumango si Alex. Ang aking ama ay si Frederick Foster at siya ay pinatay ni Nicolas Anderson dahil siya ay nagpakasal sa aking ina na si Alex ang sumagot. Gusto kong masuri si Nicolas Anderson ng isang psychiatrist upang pagtibayin ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang kalusugang pangkaisipan, dagdag ni Alex bago umalis. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan ay sumakay si Alex at naramdaman niya ang sakit at kasariwaan ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa tingin niya noon ay kamamatay lang ng kanyang ama. Tinapos ni Nicolas ang kanyang buhay ng maaga. Hindi niya hinayaang mamuhay ng masaya kasama ang babaeng mahal niya. Kasama ang kanyang mga anak at magulang. Tinapos niya ang kanyang buhay. Namatay siya dahil mahal niya ang kanyang ina. Kasalanan ba ang pagmamahal sa isang tao? Krimen ba ang pagiging masaya at mayaman? Ang kanyang ama ay walang ginawa upang maging karapat-dapat sa kamatayan na nag-alis sa kanya sa kanila. At ang nakakainis dito ay hindi sinabi ni Nicolas sa kanyang ina na mahal niya ito. Magkaibigan lang sila, paano niya maiisip na gusto niya ng mas intimate kaysa sa pagkakaibigan? Hindi niya ipinagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya ngunit ang kanyang ama ang nagpahayag at masaya silang magkasama. Paanong naging kasalanan iyon ng kanyang ina? Paanong ang kanyang ama ang dapat sisihin sa lahat ng ito? Walang kinalaman ang mga magulang niya kay Nicolas at hindi siya nagpapahinga hanggang sa makita niya silang naghiwalay, nawasak at may balak na sirain ang buhay nila ni Alice. Pagbabayaran ni Nicolas Anderson ang ginawa niya sa kanyang mga magulang, sa kanyang ama at pagpapamis ng kanyang ina sa kanyang asawa hanggang sa magpakamatay ito. Makikita niya na naipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Dumating ito sa pagtatapos ng kanyang pagsisiyasat. Nakuha na niya ang mga sagot na hinahanap niya at pagsisisihan ni Nicolas na nakilala niya ang isang taong tinatawag na Charlotte sa kanyang buhay. Kinagabihan, muling nagising si Ella. Hindi niya nakita si Alex sa paligid ngunit nakita niya si Rosa at ang kanyang ina sa kanyang side. Masaya si Ella na makita ang kanyang ina at kaibigan. Umiti siya sa kanila. Lumapit si Rosa at tinulungan siyang maupo, naglagay ng unan sa likod niya bilang suporta. Nasaan si Alex? Tanong ni Ella na nadidismaya na wala siya. Gusto niyang makasama siya nito buong araw, ngunit sinabi ng mga doktor na kailangan niya ng pahinga at umalis siya para makapagpahinga ito ng ilang sandali. Ang mga bagay ng kumpanya ay naipit sa kanya ang sagot ni Rosa, lumapit at iginalaw ang kanyang buhok pabalik. I want to see him, deklara ni Ella. Tumango si Rosa at inilabas ang phone niya. Denial niya ang phone ni Alex at hindi nagtagal ay nakakonekta. Rosa ang malalim na boses na panlalaki ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Hindi siya naging masaya pagkatapos niyang ipaalam na si Nicolas Anderson ay talagang nabaliw. Sir, gusto po kayong makita ng asawa mo, sabi ni Rosa. Hindi pa niya nakita ang sarili na ganoon kalapit kay Alex hanggang sa dumating si Ella sa buhay nila. Okay, I will be on my way, anunsyo ni Alex at ibinaba ang tawag. Ngayon, mahal niya si Ella at mahal din siya ni Greg. Tulad ng kanyang ina at Nicolas, magkaibigan sina Greg at Ella noong kolehiyo. Ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon ang huli na ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya bago niya ito pinakasalan. Darating ba ang araw na gugustuhin din ni Greg na patayin siya? Magtatagumpay kaya siya tulad ng ginawa ni Nicolas sa kanyang ama? Bakit pakiramdam niya ay pareho siyang tinatahak ng kanyang ama? Pero isang bagay silang dalawa ay, mahal ng kanyang ama ang kanyang ina at mahal niya si Ella. Ang kaibahan doon ay ang kanyang mga magulang ay ikinasal sa pag-ibig, ngunit hindi siya nagpakasal sa pag-ibig. Nagmahal siya pagkatapos ng kasal. Makalipas ang 30 minuto, nakarating si Alex sa ospital, at nakasalubong niya si Greg na masuyong nakahawak sa mga kamay ni Ella. Nang makita ni Alex ang pagkakahawak ng kamay nilang dalawa, ang ngiti sa mukha ni Ella at ang excitement sa mukha ni Greg, nagselos siya. Yun nga lang, magkasintahan silang dalawa. Bakit ba masyado niyang iniisip na baka ganoon din ang nararamdaman ni Ella sa kanya tulad ng nararamdaman niya para sa kanya? Mula sa transparent na salamin, tumayo si Alex at pinagmasdan silang dalawa. Gusto niya itong makita, ang sinabi ni Rosa. Fine, iaanunsyo niya sa kanya ang pagmamahal niya kay Greg at posibleng humiling ng hiwalayan nila sa lalong madaling panahon. Nag-flash sa kanyang alaala ang pangyayaring nangyari sa kanyang ama. Namatay ang kanyang ama mula sa kamay ng may lihim na crush sa kanyang ina. Hindi niya hahayaang mangyari iyon sa kanya. Hahayaan niya ito at pagkatapos ay iisipin kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay. Pumasok siya sa ward at naging malamig ang ekspresyon niya. Sinamaan niya ng tingin si Ella at saka si Greg bago itinoon ang mga mata nito sa magkadikit na mga daliri. Napangiti si Ella at natuwa nang makitang si Alex ang pumasok. Ngunit nang tumingin ito sa kanya ay tila hindi ito nasisiyahang makita siya. Sinundan niya ang linya ng paningin nito at nakita niyang nanlilisik ang mga mata nito kay Greg.
bago niya maisip na ihiwalay ang kanyang mga daliri sa daliri ni Greg, ginawa na ng huli at tumayo. Do you have to disrespect me this much? Tanong ni Alex na ngayon ay galit na galit kay Ella. Nag-aalala si Ella. Nawala ang kanyang mga smile at sinulyapan niya si Alex hanggang kay Greg at muli kay Alex. Alam mong mahal mo si Greg at hindi ako. Mahal ka rin niya, na alam ko rin. Pero hindi mo dapat ako nirerespeto ng ganito kalaki sa pagiging intimate at romantiko mo sa kanya. Ikaw ang aking asawa at inaasahan kong panatilihin mong private ang iyong pagpapakita ng mga emosyon at pagmamahal hanggang sa tayo ay maghiwalay. Bakit ang open na pagpapakita ng emosyon, akusasyon ni Alex? Si Ella ay naging walang magawa. Anong pinagsasabi ni Alex? Wala naman siyang ginawang mali. Sa katunayan, sinasabi sa kanya ni Greg kung gaano siya kaswerte kay Alex. Sinabi nito sa kanya na mahal siya ni Alex. No Alex, it's not what you think, defensive ni Greg kay Ella nang pigilan siya ni Alex. I haven't invited you to poke your nose where it doesn't belong. Asawa ko si Ella at ipagtatanggol mo ba siya sa akin? Bulyaw ni Alex sa kanya. Nawala si Greg. Ano bang meron kay Alex ngayon? Wala naman siyang sinabing mali. Hindi niya sinubukang alisin ang kanyang karapatan bilang asawa. Gusto lang niyang linawin ang mga bagay-bagay. Paglingon niya kay Ella, nagpatuloy siya, mas gusto mo siyang makasama kesa sa akin, diba? I will give you that freedom that you seek. Gusto ko lang maging masaya ka, wala nang iba. Kapag ayos ka na, at idineklara ng doktor na pwede ka nang ma-discharge, papapirmahin kitang muli sa mga papeles para sa iyong kalayaan, deklara ni Alex. Bad mood na siya. Ang pagsalubong sa isang hindi kanais-nais na eksena dito sa ospital, ay nagpalala sa kanyang kalooban. Gusto lang niyang mapag-isa. Muli niyang sinulyapan si Greg at tumalikod, naglakad palabas ng hospital ward. He looked devastated pero itinaas niya ang balikat niya at nakataas ang ulo. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang dating Alex Foster. Napatulala si Greg, panay ang pangungulila at sakit sa mga mata ni Alex. Mukha siyang sirang tao at ang maling akala niya sa kanilang dalawa ay talagang makakaapekto sa kanyang kalooban. Maingat niyang nilingon si Ella at nakita niyang puno ng luha ang mga mata nito. Nasa proseso pa rin siya ng pagbawi at nararanasan na ito. Kailangan niyang ayusin ang sirang pader. Gagawin niya iyon at dapat iyon ang araw na iyon. Maya-maya lang, bumalik si Rosa. Pinuntahan niya si Robbie mula sa paaralan at dumiretso sa ospital para makapag-hi ang binata kay Ella. Pagpasok niya, tense ang atmosphere. Luhaan ang mga mata ni Ella at tumabi si Greg, nakatitig sa kanya. Anong nangyari? Walang partikular na tanong ni Rosa. Wala sa dalawa ang sumagot sa kanya hanggang sa mapasulyap siya kay Greg. It was all my fault. I held Ella out of excitement that she's fine. And Alex went in to see us both holding hands and the rest is history, casual na paliwanag ni Greg. Hindi alam ni Rosa ang susunod na sasabihin. Greg is a good guy, he even blamed himself for everything that happened. Mabait siyang tao at masasabi niya. Pero si Alex, kahanga-hanga din siya. Mahal niya si Ella at ipinakita niya sa kanila ang lahat ng pagmamalasakit niya sa kanya. For the rest of that day, hindi na dumating si Alex at si Ella. Masama na ang pakiramdam niya at ang pinakamaliit na magagawa niya ay ang mag-isa. Maraming nangyari sa araw na iyon. Ibinigay na ni Jackie ang huling pagpapako sa kanyang ebidensya. Kinumpirma ito ni Nicolas sa kanyang sariling mga salita at sumunod, tuluyang nawala sa kanyang isip. Nagkaroon siya ng cruise kay Ella at alam niyang nag-overreact siya. Dapat ay nakinig man lang siya at alam kung ano ang kanilang napag-usapan sa halip na tumalon sa conclusion. Ngunit masyadong magulo ang kanyang isip at tanging ang pinakamasama lang ang naiisip niya. Partly dahil hindi pa siya nakaka-recover sa narinig niya tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Tayuan niya ito hanggang sa malampasan niya ang mga sakit at itago ito. Nang gabing iyon, natulog si Alex na lasing. Uminom siya para makahanap ng kapayapaan para makalimutan niya ang kanyang paghihirap. Pagdating ni Rosa sa bahay ng gabing iyon, nakasalubong niya si Robbie sa sala. Napapikit siya, dapat tulog na siya. Masyadong hektik ang araw niya at ang kailangan niya ay magbabad sa paligwan at mapayapang pahinga sa gabi. Ngunit nang makita niyang nakaupo si Robbie, alam niyang naghihintay ito sa kanya. 5 taong gulang ang matigas na anak niyang ito ngunit nagsasalita at kumikilos ito na parang 10 taong gulang. Robbie, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Rosa na napaupo sa sofa. Dahil hindi dumating si Alex para tingnan si Ella ng gabing iyon, nag-alok si Sarah na magpalipas ng gabi kasama si Ella sa ospital habang si Rosa at Greg ay pumunta sa mansion ni Alex. Ang tanging naiwan sa bahay ay ang katulong, si Robbie at ang security. Marahil ay nagising si Robbie dahil sa kalungkutan. Dalhin mo ako kay Tito Greg, hiling ni Robbie. Nakita niya si Greg sa ospital kanina at hinangaan niya ito.
Napatulala si Rosa. Ibinabalang siya ni Greg ilang minuto ang nakalipas. Dapat ay sinabi niya sa kanya na lumapit at mag-hi kay Robbie. Bukas ipapangako ko na dadalhin kita sa kanya, saad ni Rosa. Naging magkaibigan na sila ni Greg. Napag-usapan nila ang lahat maliban sa sarili nila. Hindi, gusto ko siyang makita ngayon, giit ni Robbie. Kumunot ang noo niya at pinagsali ko pang mga braso sa dibdib. Pagod na sana si Greg, gaya ko. Kaya, hayaan na lang natin ito hanggang tomorrow morning. Sasabihin ko kay Greg na pupunta ka para makita ka. Weekend tomorrow, diba? Sinuyo ni Rosa pero tumanggi si Robbie. Sinabi niya na may sasabihin siya kay Greg at kailangan niyang sabihin iyon ng gabing iyon. Dahil hindi siya makumbinsi, sumuko si Rosa. Makalipas ang isang oras pagkarating ni Greg sa bahay, matutulog na sana siya nang marinig niyang tumunog ang doorbell. Sino kaya ang nasa pintuan ng ganoong oras, it's late already. Anyways, bumaba siya ng suot ang kanyang pajamas. Sumilip siya at nagulat nang makita si Rosa sa kanyang pintuan. Rosa, sa ganoong oras sa apartment niya. Ito ay kakaiba, nagsimula pa lang silang magkaibigan at talagang nagkasundo sila. Ngunit ang huling taong inaasahan niyang makikita sa kanyang pintuan ay siya. Pero paano niya nalaman ang address niya? Wala siyang matandaang sinabi nito sa kanya. Anyways, baka nakatulong si Ella. At oo, tumulong si Ella. Tinawag siya ni Rosa at pinatulong sa address ni Greg, wala pang 3 minuto ay ipinadala na ito ni Ella. Binuksan ni Greg ang pinto at sa harapan niya ay bumungad sa kanya si Rosa na nakasuot ng plain dress at naka-ponytail ang buhok. Sa tabi niya ay nakatayo ang kanyang godson na si Robbie. Sumulyap siya kay Rosa at saka kay Robbie na malapad na ang pakikitungo sa kanya. Nahihiyang inangat ni Rosa ang kanyang ulo at nakita si Greg na nakasuot ng pajama at mukhang boyish. Nakatingin siya kay Robbie na may megawatt ng ngiti. Mukha siyang excited at parang nag-e-expect at natutuwa na nandoon si Robbie. Would you let us in, please? Tanong ni Rosa at parang biglang namalayan ni Greg na nakatayo sila sa may pintuan. Sure, nag-alok siya, umalis sa kanilang mga landas at pinapasok sila, isinara niya ang pinto sa likod at pinuntahan si Robbie at itinaas ng mataas sa ere. Missed you Tito Greg, tumiking si Robbie, tumatawa at nasasabik sa pagiging mapaglaro ni Greg. I missed you more, son, sagot ni Greg at hinalikan ang templo ni Robbie bago ito ibinaba. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Rosa, yung tipong sulyap na puno ng tanong. Napakunot ang noo niya at gustong sabihin sa kanya ni Rosa kung bakit bigla siyang bumisita. Actually Robbie, magpapaliwanag na sana si Rosa nang itinaas ni Robbie ang kanyang hintuturo, nagpapahiwatig na gusto niyang magsalita. I asked my mommy to bring me to you tonight because I have something to discuss with you. Or rather, I have a request, sabi ni Robbie sabay hila kay Greg sa kanyang kamay para umupo. Umiti si Greg at sumunod. Mag-aalok sana siya sa kanila ng upuan pero ngayon, ang godson niya ang umakay sa kanya sa isang upuan. Yes, anything Robbie, sagot ni Greg. Ano man ang hilingin ni Robbie at nasa kanyang kapangyarihang ibigay ito, tiyak na gagawin niya ito. Umiti si Robbie, tumingin siya mula sa kanyang ina kay Greg at muli. Gusto kong ikaw ang maging tunay kong ama at pakasalan ang aking ina, pahayag ni Robbie. Nagkaroon ng katahimikan sa hangin. Walang makapagsalita, nakatitig lang si Greg sa maliit na lalaki at iniisip kung alam niya ang implikasyon ng kanyang mga salita. Nahihiya si Rosa, pakiramdam niya ay gagawa ng paraan ng sahig para makapagtago siya sa kahihiyang ito. Paano nakiusap si Robbie sa kanya na dalhin siya kay Greg para lang sabihin ang mga walang hiyang salita sa harap niya? Yes Robbie, kung yan ang gusto mo, I will be your dad and marry your mother if she gave me the privilege, sagot ni Greg. Salamat Tito Greg, sigaw ni Robbie. No, call me dad henceforth. Bukas kukunin ko ang mga papeles sa mami mo para pirmahan. You'll become my son, deklara ni Greg, sabay yakap kay Robbie. Umiwas lang ng tingin si Rosa. Pawis na pawis ang mga kamay niya. Parang gusto niyang tumakbo palabas ng pinto at tumakbo pa uwi. Ibinaba ni Greg si Robbie at sinulyapan ang maputlang mukha ni Rosa. Tumawa siya ng malakas para marinig ni Rosa. Iniwas niya ang tingin niya at nahulaan na niya na nahihiya siya, may ibinulong si Greg sa tenga ni Robbie at tumayo ang binata at humahagik-gik sa itaas. Rosa, papayag ka bang tulungan akong tuparin ang kahilingan ni Robbie? Tanong niya, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Rosa. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Greg. Iba ang Robbie na iyon ng isang batang lalaki. Be my woman and marry me, please Rosa. I think I am starting to fall in love with you, pagtatapat ni Greg. Hindi pa rin sumagot si Rosa, mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Nanginginig siya at ayaw tumingin sa direksyon ni Greg. Dahan-dahang ibinaling ni Greg ang mukha sa kanya, at hinayaang dumampi ang labi nito sa labi niya. Kinalikan niya ito.
Hindi ito sinagot ni Rosa ngunit hindi rin niya ito itinulak palayo at hindi rin siya umiwas. Mayroon ba akong oo mula sa iyo? Tanong ni Greg, hinila siya upang ipahinga ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Next morning, pagkababa ni Greg, nakita niyang nakahanda na ang mesa para sa almusal. Naramdaman na niya ang bango ng mga merienda, mula sa paglabas niya ng kanyang kwarto. Good morning babe, sabi ni Greg, lumapit kay Rosa at hinalikan ang kanyang templo. Inikot niya ang mga kamay sa baywang niya. Good morning Greg, nahihiyang sagot ni Rosa. Oh gosh, kailan ba niya malalampasan ang pagiging mahiyain niya kay Greg? Nasaan si Robbie? Tanong ni Greg. I'm here daddy, sagot ni Robbie at tumakbo papunta kay Greg. Ang huli ay nakaramdam ng labis na kasiyahan at kasiyahan sa kanyang bagong titulo. Ang pagiging ama ay isang kamanghamanghang karanasan. Binuksan niya ang kanyang braso at tumakbo sa kanya si Robbie, niyakap niya ulit ito at hinalikan. Today Robbie, you will become mine. Pagkatapos ng pagdinig sa korte, I am getting your papers and you mom will sign them. Then you will become my son forever Robbie, you will become a Wilson, son. I love you Robbie, sabi ni Greg. Paglingon kay Rosa, you will come with me, right? Nakatitig si Rosa sa kanyang mga mata. So much emotions and love in those eyes for Robbie. Ang kanyang anak ay magkakaroon ng ama. Tihim niyang hinangad ito para sa kanyang anak. At ngayon, natupad ang pangarap na yon. Nakuha niya ang kanyang sarili ng isang ama. At mahal siya ni Greg, walang alinlangan. Ang tunay niyang ama ay isang hamak. Tuluyan na siyang nawala ng lugar sa buhay ni Robbie. Tumango si Rosa, I will be coming with you. At dito na po, nagtatapos ang part 29 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Ang finale. Maraming salamat po, God bless and stay safe.